Kinilala na ang Panginoon Jesus na isa si Solomon sa mga taong nabuhay sa ibabaw ng mundo ito na nagtataglay ng kakaibang karunungan. Ngunit kung papansinin po natin ang kanyang mga isinulat na aklat, lalo na sa huling aklat na napasama sa mga libro ng Biblia, ay tila nagulat ang tao ito sa bilis ng takbo ng buhay sa mundong ito. At alam po ninyo, kahit sinong nagkaedad o dumating sa kanyang pagka-senior citizen, ay maririnig natin mula sa kanilang mga labi na totoo ang bagay na ito. Ang tila bigla ang pagdating ng panahon na hindi nila namamalayan. Para na rin po sa karagdagang kaalaman, ay nais ko sabihin sa inyo ang mga isinulat ni Solomon na nakasama sa mga aklat ng Biblia. Ang una po dyan ay ang Song of Solomon, na kung saan ay naisurat marahil ito ni Solomon sa kanyang kabataan, kalakasan. Ang nilalaman nito ay tungkol sa mga emosyon at pagnanasa ng kabataan sa kanyang iniirog, subalit ito ay kinasangkapan pa rin ng Diyos para sa atin na mayroong isang aral kaugnay sa mga Israelita o kaya sa Iglesia ng Panginoon na naghihintay ang babaeng kanyang pagkasalan sa kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang pangalawang aklat ay makikita naman ng punong-puno ng karunungan. Ito ay ang aklat ng kawikaan. Marami rin tayong nakukuha dyan ng mga katotohanan, mga karunungan sa pamumuhay na marahil ay dahil umiiral na po dyan ang karunungan ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon, sapagkat yun po ay ipinangako sa kanya para mapamahalaan ni Solomon ng maayos ang bayang ipinagkatiwala sa kanya, ang bansang Israel po. Ang huling aklat na kanyang isinulat, ang Ecclesiastes, ay makakakitaan ng katandaan ni Solomon na diyan ay nakikita ko ang kanyang tila kabiglaan at panghihinayang na biglang dumating sa kanya ang katandaan na ang mga panahong nawala sa kanya ay hindi niya na maibabalik at naghihinayang siya sa anumang panahon na kanyang pinalagpas para mabuhay sa Panginoon. Yan po ay makikita sa huling kabanata ng aklat na ito. At maiksi lang naman po ang nilalaman ng huling kabanata 12. Yan po yung sinasabi ko kanina na tila nabigla si Solomon, nabigla siyang tumanda. At yun nga po, alam niya na sayang ang kanyang mga panahon na hindi niya ito isinapamuhay para sa Panginoon. Naway magkaroon po tayo ng aral sa katotohanan yan patungkol sa buhay, na kapag kaalam po pala natin na malapit na ang kamatayan, ay saka natin makikita na ang buhay pala ay dapat gamitin sa nais ng Diyos para dito. Yan ay isang malaking pribilehyo ng mga sumasampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay nabubuhay na wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka naniniwalang may Diyos yung totoong pananampalataya, ay makikita mo na nabubuhay ka para sa iyong sariling kasiyahan. Nais kong payuhan ang bawat isa, lalo na sa mga estudyante, na huwag nating sayangin ang kaisa-isang pagkakataon sa buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pribilehyo hindi para mabuhay sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Yan po ay paghahanda sa walang hanggang buhay sa kanyang piling. Huwag po nating paniwalaan ang sinasabi ng mga taong dinaya ni Satanas sa mundong ito na kapag ka namatay ang tao ay meron pong rest in peace. Ang rest in peace po ay iyong buhay na nasa Panginoon Jesucristo, na kahit sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, problema at mga kakulangan sa pangangailangan sa buhay, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat ang ating kapunuan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is our joy. Yan po ang tunay na kapayapaan at hindi yung tapos na ang buhay sa mundong ito na akala ng mga taong ito pag namatay ka ay dumating na sa iyo ang pamamahinga. Ang kwento ng Biblia ay hindi ganyan. Ang kwento ng Biblia na kapag ka namatay ang isang tao ay dumating na ang pagsusulit niya sa Diyos at magpasimula na siyang mabuhay
sa kung ano ang nararapat bilang kabayaran nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. May sinabi po ang Panginoon tungkol sa bagay na yan sa Juan 5:28-29, bagamat yan ay tungkol sa panahon ng paglalagak na ng Panginoon sa walang hanggang tahanan ng mga maliligtas at ng mga mapapahamak, ay kung titingnan po ninyo ay nakabase po yan sa kanyang mga ginawa sa mundong ito. Nais ko lang sabihin ang sinabi ni Apostol Pablo na lagi pong inilalagay din sa mga burol ng mga namatay na ipinapalagay ng mga mananampalataya. Yun pong nasa Filipos 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Si Apostol Pablo po yun, na alam natin kung paano siya nabubuhay sangayon sa mga kwento ng Biblia, at sana ay mahiya ang mga Kristiyanong ito, lalo na yung mga pamilya ng pumanaw, na ilalagay yan doon sa malapit sa kabaong ng namatay kung yun ay wala man lang ginawa para sa kanyang relasyon sa Diyos. Kaya nga po sa buhay na ito ay hindi tayo dapat nagbabakasakali. Ang mahalaga lang naman ay maipakita natin na buhay ang ating pananampalataya, sapagkat patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngayon ay balikan po natin ang pinag-aaralan natin, ang buhay ng Panginoon sa Kristo. At muli ko na naman po ipaalala sa inyo na siya po ang modelo para sa atin, para sa buhay, sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Naparito siya bilang halimbawa na siya ang ating panganay, at ito ang kahalagahan ng pag-aaral natin sa kanyang buhay upang hindi po tayo nagbabakasakali sa ating paghahangad na makarating doon sa kinaroroonan niya siya ngayon. Nabuhay siya bilang tao, at kung siya ay naparito ay sinabi niya sa mga kumilala sa kanya, "Follow me, follow me, follow me, follow me." At isa po ang sigurado na kapag tayo ay sumusunod sa kanyang yapa, ay hahantong din tayo sa kanyang kinahantungan. Makakarating din tayo sa kanyang pinaroonan. Pero isang kahibangan ng mga nagsasabing Kristiyano na sila ay may kakaibang buhay sa isinapabuhay ng Panginoon, at pagkatapos ay aasa sila ng parehong destinasyon. Sinabi ko nga po, kung ang Panginoon ay papunta rito sa kanan, ay dapat doon din po tayo pumunta. Subalit, kung alam natin na ang Panginoon ay papunta rito, at pagkatapos naman tayo ay papunta rito sa kabila, o iba ang ating landas, maging dito sa harap o sa likod, at hindi dito sa kanyang daang pinagdadalhan sa atin, ay siyempre magkaiba ang destinasyon ng dalawang ito. Huwag ka nang umasa na makakarating ka sa pinaroonan ng Panginoon kung ang direksyon mo ay iba. Kung dito, hindi ka makakarating. Kung dito, hindi ka makakarating. Kung dito, hindi ka makakarating. Kung saan-saan, isa lang ang direksyon, at dito sa dinaanan ng Panginoon, naparito siya upang i-guide tayo sa landas ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay makikita natin na ang buhay ay patuloy ang pagkilos. It is full of movement. And it is towards gain or loss. And also it is towards surrender or hope. Sumuko ka na lang, wala kang magagawa, pero kung ikaw ay na kay Kristo ay punong-puno ka ng pag-asa, lalo na't ikaw ay lumalakad sa kanyang landas, at ang pag-asa mo ay mga bagay na hindi nakikita sa ngayon, na nandoon na alam mong naghihintay para sa iyo. Sa edad na 30 ay bigla na namang lumitaw ang Panginoon. At dito ay nakikita natin na siya na ang pinaka-highlight ng bagong tipan. Napag-aralan na natin ang kanyang buhay nung siya ay sanggol, bata, at maging yung tangong buhay niya. At ngayon at lumabas na siya sa ministeryo, ay yung pilit nating inaalam kung paano siya nabuhay mula pagkabata hanggang sa panahong ito, ay lalabas na ito ang resulta ng buhay na itinago ng Diyos para sa atin,
kaya hindi na isulat sa banal na kasulatan, at sa edad na ito na 30 ay dumating na ang malaking pagbabago. Iniwan niya ang kanyang pinagkakakitaan sa mundong ito para sa kabuhayan sa mundong ito upang tugunan ang tawag ng kalangitan para sa walang hanggan. Marami pa pong nangyari dito dahil ito na yung kanyang pagpasok sa ministeryo. At ngayon naman po ay yan ang ating pag-aaralan. Yung pasimula ng Panginoon ay pumasok sa isang bagong bahagdan ng kanyang buhay. Ang pagtugon sa kanyang tunay na mission. Na dito ay makikita natin na may resulta ang mga ilang bagay sa kanyang nakaraan, subalit hindi siya naitali ng mga bagay na kanyang mga ginawa para sa kanyang pamumuhay sa mundong ito. Sa edad 30 ay edad ng desisyon. Natutuwa ako sa aking buhay sapagkat parang sa ganyang edad nung ako ay nagpasimula na pumasok sa ministeryo. Wala po akong kiniklaim sa bagay na yan, kundi pagpapasalamat na it seems that at the age of 30 is the year of another stage para sa buhay ng tao, and it can be considered supposed to be a mature decision. Walang halaga kung ikaw ay nag-edad ng mas bata sapagkat may mga tinawag ang Panginoon sa mas batang edad o kaya ay mas matanda. Ang mahalaga lang ay makapag-desisyon ka sa iyong buhay na italaga na sa Panginoon at kaya mo nang iwanan ang mga bagay sa mundong ito, hindi parang goma na atras sulong dahil malaki ang kapit sa iyo ng sanlibutan ito. Diyan makikilala na ang iyong pinagpupursigihan ay talagang hindi tunay o hindi 100% na para sa walang hanggan, kundi para sa mundong ito. Magiging para kang asawa ni Lot na hindi niya maiwanan ang kanyang mga kayamanan doon sa Sodoma, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Sinabi po sa Lucas 3:23, "Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so it was thought, of Joseph." Sa mga ginawa ng gaspelikula, meron po tayo yan sa PBS, na yung buhay ng Panginoon sa Matthew, Mark, Luke dyan ay ibinidyo po siya. Sa aklat ng Marcos ay medyo sensational yung biglang paglabas ng Panginoon sa ministeryo. Nasabi ko sa nakaraan na ang aklat ng Marcos ay hindi nagtala ng anumang bagay tungkol sa kapanganakan ng Panginoon hanggang sa siya ay nagkaedad ng 30. Kaya't biglaan po ang paglabas ng Panginoon sa panahon na yan na ang gumawa ng video ito ng aklat ng Marcos ay ginawa niyang highlight yung biglaang paglabas ng Panginoon sa ministeryo. Wala pong masama doon sapagkat ganun naman talaga ang appearance ng Panginoon sa aklat ng Marcos. Maiisip na naman natin na ang buhay ng Panginoon sa kanyang kabataan, maging yung tago na ating inungkat sa nakaraan, ay hindi po sa walang kabuluhan. Malaki ang ibig sabihin nito sapagkat ito ay naisapamuhay para sa paghahanda sa lubusang paglilingkod sa kanyang ama at para sa kanyang mission. Pag-aaralan natin ngayon ang mga hakbang ng Panginoon sa ministeryo na ipinapakita sa atin sa mga aklat ng Biblia. Tignan po ninyo ang inyong module at sa letter A ay sabi po dyan, "Jesus went for water baptism." Lahat po ng mga sumulat ng Ebanghelyo ay nagtala ng pagpapabautismo ng Panginoon. Iba-iba po ang detalye. Ngunit si Mateo at saka si Lucas ay tila po may magkahawi na kwento tungkol sa bagay na yan. Nais ko pong malaman ninyo na si Lucas po ay hindi kabilang sa 12. Siya po ay researcher.
At bilang isang doktor ay magaling po ang kanyang presentation. Kinukuha niya yung the best na maisulat niya para kay Teofilo na malamang ay abogado ni Apostol Pablo doon sa Roma. Nais niya magbigay ng konkretong detalye para sa pagdidepensa sa korte kung ano ang dahilan bakit si Apostol Pablo ay nakarating pa sa Roma sa paratang ng mga Hudyo sa kanya. Na dyan sa sinulat ni Dr. Lucas na sinabi ko na mas may detalye kaysa sa dalawa kay Marcos at saka kay Juan, iba ang presentasyon ni Juan, pero ang punto ko ay baka kay Mateo nakapagtanong si Dr. Lucas, ito ang kanyang kinuha na isasama sa kanyang aklat at kung meron pang mga ilang pagbabago, ay malamang nagtatanong-tanong din siya o nakinig siya sa mga ilan sa mga apostol nang sa gayon ay maiayos niya ang mga bagay na ito. So sa kwento ng dalawang yan, kung basahin po ninyo, ang nailagay ko rito sa ating module ay Mateo 3:13 hanggang 15. At yan po ay nais kong basahin sa atin, kaya makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia. Nais ko na rin pong isama ang talatang 13 na ganito po ang ating mababasa. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him saying, I need to be baptized by you. And so do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up on water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, this is my son whom I love. With him I am well pleased. Si Juan Bautista po ay may kaugnayan pagdating sa relasyong laman, sabihin na natin kamag-anak po niya sa laman ang Panginoon Jesucristo. Malala niyo na nung pinagbubuntis ni Elizabeth si Juan Bautista ay dinalaw niya si Maria sa kanya ring pagbubuntis na naganap ang pagpapanagpo ng hindi nagkikita. Pero ang punto ko po diyan ay ni hindi alam ni Juan Bautista na ang kanyang kamag-anak sa laman ay siya palang Mesias. Pareho silang formal na nabubuhay bilang Hudyo. Ang kaibahan ni Juan Bautista ay sapagkat siya ay Nazareo at ang Panginoon ay Nazareno. Binanggit ko yung dalawang yan upang ipakita sa inyo ang kaibahan ng Nazareo at ng Nazareno. Ang Nazirite ay ito po yung mga katulad ni Samuel, Samson na itinalaga po sa Diyos ng kakaiba na ang palatandaan sa kanilang buhay ay hindi po sila magpapagupit, hindi sila magpapaahit, may mga ilang bagay silang hindi makakain dahil na rin sa pangakong ito sa Diyos. Pero ang Panginoon Jesucristo ay hindi po Nazareo. He was from Nazareth, he is called Nazarene, but not Nazirite. Kaya ang Panginoon ay kumakain ng hindi kinakain ni Juan Bautista, pero ang dalawang ito, bagamat magkaiba po ng kanilang pamumuhay sa harap ng mga tao, dahil sila ay totoong parehong nasa Diyos, ay pareho po silang hindi tinanggap at parehong pinatay ng mga kasangkapan ng Diablo. Nalaman lang ni Juan Bautista na ito na nga ang Mesias sapagkat sa aklat ng Juan 1, tingnan po natin yon, na dito ay makikita natin na sinabihan ng Ama si Juan Bautista sa mapagkakakilanlan niya ng Mesias. Sa talatang 32, then John gave this testimony, I saw the Spirit came down from heaven as a dove and remain on him. I would not have known him except that the one who sent me to baptize
with water told me, the man whom you see the Spirit come down and remain on him is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and testified that this is the Son of God. Para kung nakita si Juan Bautista na noong dumarating ang Panginoon sa kanya doon sa Ilog Jordan, ay napakamot sa kanyang ulo na ito pala ang Mesiyas. Mas kilala pa niya ito nung siya ay nasa sinapupunan ni Elizabeth, sapagkat nagtatatalon yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth nung mapalapit sa kanila. Hindi ko masasabing nagkita dahil sila ay parehong nasatyan ng kanilang mga nanay sa laman. Nakakatuwa, ano po? Pero pansinin po natin na ang unang ginawa ng Panginoon nang siya ay pumasok sa ministeryo ay ang pagpapabautismo. Bigyan po natin ng pansin. Dahil pinag-aralan po ng Panginoon ang salita ng Diyos, ay alam niya na ang pagpapabautismo ay napakahalaga sa puntong ito na kailangan niyang gawin. Nabanggit ko sa mga nakaraan na ang bautismo ang katumbas ng pagtutuli sa mga Hudyo sa New Covenant. Bagamat ang Panginoon ay wala pa sa New Covenant, pero siya po yung mag-i-implement sa New Covenant, ay kailangan gawin niya ang bagay na ito. Naituro ko sa hermeneutics na ang Panginoon ay parehong nabuhay sa Old Covenant at sa New Covenant. Nasa ilalim siya ng kautusan, pero nabuhay siya sa prinsipyo ng New Covenant upang malayo siyang magkasala sa mga batas ni Moises. Nabuhay siya sa mga batas na kalaunan ay kanyang ibinibigay sa mga papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't kung titingnan po natin na kung paano si Moises ay muntik ng patayin nang susunod siya sa Diyos na maging kasangkapan para iligtas ang mga Israelita sa Ehipto, at ngayon ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay ayaw niyang makaligtaan ang bagay na ito. So Moses was the deliverer of Israel, and Jesus Christ is the deliverer of the world. Nalaman natin sa nakaraan na ang Panginoong Jesucristo ay nagpatuli because He is also introducing the new covenant. He needed to be baptized. He lived in a transition period. Ang Panginoon ay hindi po nalilito sa transition na kanyang ginagawa. Ang kanyang ginagawa ay nabubuhay sa lumang kautusan, lumang tipan, pero ipinapakilala niya ang New Covenant. When you live in the New Covenant, malayong malayo na magkasala ka sa kautusan. Pero kung mabubuhay ka sa lumang tipan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, unang-una dapat ay hindi, sapagkat hindi ka naman Hudyo. Pero ang punto ko ay malayo kang magkasala sa kautusan kung nandun ka kay Kristo. At dahil hindi ka naman Hudyo, dapat ay huwag mo nang pangarapin ang pamumuhay sa Old Covenant, sa mga kautusan ni Moises, sapagkat ikaw ay mawawala sa iyong relasyon kay Kristo. Sigurado po yan. Trying to live under the Old Covenant, under the Old Law, ay ilalayo ka niya kay Kristo at mahuhulog ka mula sa New Covenant. Galatia 5:4. Balikan po natin ang kanyang papabautismo na kung saan nung makilala siya ni Juan Bautista ay medyo tatanggi na siya. Alam niya na ito ay Diyos na nagkatawang tao. Na sinabi niya, hindi ako karapat-dapat maging man lamang magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. Na ngayon ay makikita natin, ang Panginoon pala hindi nakayapak kundi nakasuot din naman ng sandalyas sa kanyang mga paglalakad. Sa pagpapabautismo ay tila hinanting ng Panginoon si Juan Bautista. At kailangan niyang medyo pilitin ang tumatangging si Juan Bautista na nagpapakita po ng halaga ng bagay na ito sa kanyang buhay. So kung ang Panginoon ang ating modelo pagdating sa bautismo, bakit kaya napakarami ay napakatagal bago magdesisyon sa bagay na ito? Para sa Panginoon ay napakahalaga nito sapagkat papasok na siya sa ministeryo. So para sa kanya, it is purely entering into the new covenant with God.
Hindi siya maaaring maglingkod sa Diyos na hindi niya gagawin ito. Madidisgrasya siya na katulad ni Moises na muntik ng patayin ng Diyos dahil wala siyang tanda ng tipan, yung pagtutuli, na pupunta doon sa Ehipto upang paglingkuran ang Diyos at ayaw ng Panginoon sa Kristo na siya ay kapusin o kulangin sa bagay na yan. So bukod sa pampersonal ay siyempre magiging modelo ito sa lahat ng mga tagasunod niya. Baka po meron pong estudyante dyan na hanggang ngayon na hindi nabautismuhan o kaya ay nabautismuhan na hindi niya naunawaan ang kanyang ginagawa. Ulitin ko po sa inyo na meron po akong dalawang video sa YouTube na halos kumpleto tungkol sa water baptism. Ang pamagat po ay Water Baptism Seminar. Hindi kayo gugugol ng dalawang oras para maunawaan ng malinaw ang tungkol sa bautismo. Huwag tayong maging katulad ng mga Roman Catholic na gumagawa ng mga bagay na hindi nila naunawaan. Sama na rin po ang mga ibang relihiyon na ginagawa na para bagang membership sa iglesia ang bautismo. Ang tunay na pagpapabautismo ay maraming kahulugan at yan ang isa dyan ay ang kamatayan mo sa iyong lumang pagkatao para makapamuhay ka ng para sa Panginoon at yan ay tanda rin ng iyong tipan sa Diyos na ikaw ay para na sa Kanya. Dahil dyan sa ginawang yan ng Panginoon na pagsunod sa Ama ay makikita natin o mababasa natin ang sinabi ng Ama na nung siya ay umaahon ay inaffirm ng Ama ang kanyang pagkalugod sa anak. Diyan din natin makikita na yung kanyang tagong buhay ay talagang kinalulugdan na siya ng Diyos sa langit. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Yan pa lamang ang ginagawa ng Panginoon sa public. Kaya't nangangahulugan na hindi po dito lang naging masunuri ng Panginoon, kundi maging sa kanyang mga tagong buhay, yung mga hindi na isulat para sa atin ay talagang kalugod-lugod para sa Diyos. Nagdesisyon ka na ba sa buhay mo dahil sa iyong kaunawaan sa bautismo na ito ay dapat mong gawin ng may kaayusan? Sa pagkakataong yan, ay kinumpirma ng Ama ang kanyang lugod sa anak. Sinabi ko na yung pagpapabautismo ng Panginoon ay pagpasok sa tipan sa Diyos. At bilang confirmation ng Diyos sa kanya, ng Ama sa kanya, ay ipinagkaloob ang kanyang banal na Espiritu. Later on, sa aklat ng Efeso ay sinabi ni Apostol Pablo na ang banal na Espiritu ay siyang selyo ng pagtanggap ng Diyos sa mga mananampalataya. Kung tama ang ating mahakbang bilang tugon sa Ebanghelyo, ang sumampalataya sa mabuting balita tungkol sa Panginoon at magsisi ng totoo at magpabautismo, lilinisin tayo ng Diyos sa panahong yan. Hindi tayo naglinis sa ating sarili. Nakita ng Diyos maging ang ating laman ng puso't kaisipan sa pagtugon sa Ebanghelyo. Pag nakita ng Panginoon na tama o totoo ang mga bagay na ito, ay tatanggapin niya tayo at ang tanda na tinanggap niya tayo ay pagkakaloob niya ang kanyang banal na Espiritu. Sa panahong yan, yan po ang tinatawag na born again experience. Hindi yung winelcome lang natin ang Panginoon sa ating puso, tinanggap lang natin siya na katulad ng marami and then sasabihin natin born again ka na. Ang nag-a-affirm sa atin ay yung mga nagpatanggap sa atin sa Panginoon. Pero mas gusto natin dapat ay yung confirmation ng Diyos that we have the Spirit of God in us. So si Juan Bautista po ang huling propeta ng Old Covenant. Espesyal na ipinagkaloob sa kanya ang banal na Espiritu para sa kanyang ministeryo katulad ng mga ilang lingkod ng Diyos sa lumang tipan pero pwede silang iwanan na katulad ni Samson, ni Solomon, ni Saul na maaari pa rin silang maligtas pero dito sa New Covenant ay hindi na pwedeng iwanan ng banal na Espiritu ang mga pinagkalooban nito at mananatili ang kanilang kaligtasan. Pero makikita po natin na ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Panginoon Jesucristo
ay yan na rin po yung kanyang anointing. So siya po ay 100% na tao. Now that he have to live in the new covenant, he needed the Holy Spirit as the Spirit of grace to enable him to do the things that is required by him of the Father. Tutulungan siya ng banal na Espiritu ito. Kaya kung sasabihin natin na siya ay Diyos sa panahon na ipinagkaloob sa kanya ang banal na Espiritu, ay ulitin ko that you cannot anoint God. Ang punto ko po dyan, dahil nasa kanya na ang banal na Espiritu, ay kailangan niyang sundin ito at ang lahat ng kanyang kakayanan ay dala ng banal na Espiritu na nasa sa kanyang buhay. Natupad na rin ang mga sinabi sa lumang tipan na ang Mesiyas ay magtataglay ng Espiritu ng Diyos, mananahan sa kanya, hindi na katulad ni Juan Bautista. Ginamit ko po si Juan Bautista para makita natin ang kaibahan ng nabuhay sa Old Covenant at ang nabuhay sa New Covenant, ang Panginoong Kristo. Si Juan Bautista, pagkatapos na mabilanggo dahil siya po ay Old Covenant person, ay na-depress at nanghinawa na hindi man lang siya madalaw ng Panginoon. Basahin po ninyo itong mga talata sa Awit 132:17, Daniel 9:25-26 na yan ay mga hula tungkol sa pagkakilanlan sa Mesiyas na siya ay bababaan at pananahanan ng banal na Espiritu. Sa Awit 45:7 ay ibinigay din ang dahilan kung kaya't ang Panginoon ay binabaan at pinanatilihan ng banal na Espiritu. Sabi po rito, "You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy." Diyan ay makikita natin kung ano ang dahilan kaya tuwang-tuwa ang Ama na ipagkaloob sa anak ang banal na Espiritu. Nabanggit po yan sa aklat ng Hebreo 1:9. Ano ang dahilan kaya ang Panginoon ay napupuspos ng banal na Espiritu? Of course, dito sa kanyang bautismo ay he was praying then. Pero hindi po yun ang dahilan na sinasabi kung kaya't ibinigay sa kanya ang banal na Espiritu ay dahil mahal niya ang matuwid na pamumuhay at galit siya sa kalikuan. You have loved righteousness and hated wickedness. Maraming nagnanais ng anointing na hindi po nila pamantayan ang bagay na ito. If you wanna be anointed, huwag po yung ikaw ay pipikit-pikit, magtatas ng kamay at sinasabi sa Diyos na punuin mo ako, Panginoon. Hindi yung pakanta-kanta ka dyan. Mabuhay ka araw-araw sa katuwiran, tanggihan mo ang mga kasamaan at makikita mo, you will be filled with the Holy Spirit of God. Kahit ngayon po na tayo yung mga Kristiyano na, kung gusto po natin ng kapuspusan, hindi mo kailangan ang seminar, worship service, ang kailangan mo ay mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, and you will receive, surely you will receive the anointing of God. Minsan ay meron po akong mga dating kasama sa iglesia na nag-post ng ganito. Ang sarap pala ng pakiramdam ng nagtatagumpay ka sa tukso. Oh my God! Hindi ko alam kung aabot ka na ng 20 years na Kristiyano, ngayon ay masaya ka na nagtagumpay ka sa tukso na tila baga sinasabi mo na lagi ka na lang talunan sa mga tukso ng buhay mo. Pero natutuwa ako sapagkat doon ay makikita nyo when he or she loved righteousness and then hated iniquity, na ito ay tatanggihan ng tukso, ay naramdaman niya ang kagalakan ng banal na Espiritu sa kanya. That is the anointing with the oil of joy. Ang joy po ay hindi yung nagtatatawa, hindi yung masaya na nagtatatalon. Ang joy ay nandun sa loob. May kapayapaan, may kagalakan, may pagpupuri sa Diyos because it is in the inside.
Pagkatapos ng kapuspusan ng banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus sabi ng Kabanata 4, pareho po yan, ng Lucas, sa mga naunang bahagi nito, sa unang talata ay sinabi na, "Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.'" Ako ko lang po yung aking boses. Ang diablo po yun. Pero pansinin po ninyo na magiging itong anointed na ito ay hindi po ligtas sa pagsubok ng Diyos. Dito ay may papakita ng Panginoon kung siya nga ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya doon sa mga sinusubok ang buhay, huwag po ninyong sabihin na, "Lord, bakit ako pa?" If you have the anointing of God, ay hindi po niyan winawala ang pagsubok sa buhay. Sa halip ay makinapansin natin na nung dumating ang banal na Espiritu sa Panginoon ay saka dumating ang pinakamatinding pagsubok at pagtukso sa kanyang buhay. Malala ko si Haring David na nung buhusan siya ni Samuel ng langis ay nag-umpisa na ang kalbaryo ng kanyang buhay. Now tell me, gusto mo ba ng anointing ni God? And then pakuya-kuya ako'y kanyan at ikaw ay masaya at walang ginagawa sa ubasan ng Diyos. Hindi po yan ang anointing ni God. When you ask the anointing of the Lord, get ready to be led by the Holy Spirit in the possible most difficult part of your life. Anong gagawin ng banal na Espiritu sa mga nagtataglay nito? You will lead to do the will of God. Kung makakakita kayo ng mga anointing na nagpapasikat, na pinagkakakitaan, na nagiging famous, kwidaw kayo. Kung merong mga anointed na ipinagyayabang, kanselahin nyo na. Hindi yan sa Diyos. The Holy Spirit is given to the humble people. God opposes the proud but give grace, the Holy Spirit, to the humble. So ano po ang fasting ng Panginoon? Fasting is not to manipulate God, but it is humbling ourselves before the Lord. Pinipipila natin ang mga kagustuhan ng ating laman, lalo na pagdating sa pagkain. Pero ang pagkakaloob ng Diyos ng anointing, nasa sa Kanya po yan. Huwag nating manipulahin ang Diyos. Just be humble enough before the Lord. Ako'y naniniwala, bahagi ng buhay ng mga New Covenant people ang pagpa-fasting, pero kailangan maging maayos. It is not to manipulate God. It is to humble ourselves before the Lord. Pag nakita ng Panginoon yan, na tayo ay tunay na nagpapakumbaba at hindi natin hinahangad kung anuman sa Panginoon, discretion ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon kung ipagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu sa panahong yan. So yan po ang ating pangatlo sa panimulang pagpasok ng Panginoon sa ministeryo. Siya ay nagpabautismo, siya ay binabaan ng banal na Espiritu, siya ay nag-ayuno ng 40 araw, yan po pala ay larawan ng pagpapasting din ni Moises sa lumang tipan. So makikita nyo mga kapatid, yung mga ilang nababanggit ko na comparison ni Moises at ng Panginoon at yung kanilang pagkakakontra dahil na nga sa bagong tipan at sa lumang tipan na kanilang inire-represent. Sa letter D, sabi nito, Jesus determined to leave home. Jesus determined to leave home. Sa panahon na yan, na siya'y pumasok sa ministeryo, malamang ang kanyang mga kapatid ay kaya na rin mabuhay, tulungan ang kanilang nanay na si Maria, ay upang hindi na siya mahadlangan sa kanyang paglilingkod sa Diyos, siya naman ay matured na, ay iniwan niya na ang kanyang pamilya. Sa John 1:39 ay mababasa po natin yan. Ang bagay na ito ay dahil sa siya ay may edad na, ay nagdesisyon na siya sa kanyang buhay. Sa pagdidesisyon niya sa kanyang buhay na iwanan na ang tahanan ng kanyang pamilya, ay kailangan hindi na siya umaasa sa kanila, bagamat noon pa man ay hindi umasa ang Panginoon sa kanyang pamilya, pero kailangan lang niyang putulin
yung kanyang tali sa kanyang pamilya at payagan siya na maging malaya sa kanyang desisyon na paglingkuran na ang kanyang ama. Alam niyo po, maging sa panahong yan, si Maria ay hindi po niya kayang tanggapin. Nakalimutan niya na ang nasa sinabi sa kanya ng anghel nung ipagbuntis ang Panginoon ito. Yung kanyang mga sinasabi sa Panginoon nung una, na meron siyang mission para sa kaligtasan ng mundong ito. Kaya makikita natin na sa ilang pagkakataon ay sinusundo pa siya ni Maria kasama ang kanyang mga ibang anak. Yan po ay sa huling bahagi ng Mateo 12. At ang kanyang pakikialam doon sa kasalan sa Kana, nais pa rin niyang itali ang Panginoon sa kanya. Sabi ko nga po, natural lang naman, nadamdamin ng ina yan, pero nakakalimot ang nanay na ito sa tunay na dahilan ng pagparito ng kanyang tinanggap na alaga o kaya ay ipinagbuntis. Alam naman natin na kahit ang Panginoon po ay nasa ministeryo na, ay patuloy pa rin niyang mahal ang kanyang pamilya, dinadalaw ang mga ito. Makita naman natin ang concern ng Panginoon nung siya ay nandun sa krus, ay tinatagubilin niya kay Juan, John the Beloved, ang kanyang nanay, sapagkat sa panahon na yon ay wala na nga po si Jose. Sa ating pagwawakas ay kung paano tayo mabuhay sa Panginoon. Meron ka bang conviction na paglingkuran ng Diyos o manatili kang Kristiyano na Panglinggo? Kaya mo bang iwanan ang lahat ng bagay at sumampalataya ng Diyos ang magkakaloob ng lahat ng iyong pangangailangan sa iyong pagmi-ministeryo? Nawa ay gawin mo na ito nang walang delay. Isang bagay ang tinitiyak ko sa iyo, hindi ka magsisisi ngayon at pagharap mo sa Panginoon kung dito sa mundo ito ay naglingkod ka at hindi ka isang reliyoso na every Sunday lang ang nais mo na partisipasyon ng Diyos sa buhay mo. Sa ganyang kalalagayan ay nabubuhay pa rin ang mga reliyoso sa kanilang mga buhay. Pagpalain nawa ng Diyos ang pag-aaral na ito, muli ang biyaya ng Diyos ay sumasa inyo. Magandang araw po. Purihin ang ating dakilang Diyos.